layo masyado. Can you come closer? Ilagin nyo lang ang konti yung ano. Hindi ako makakalito. Hindi tayo makakalito. Ano yung topic natin kagabi? Come after me. Come after me. Ngayon? Deny yourself. Bukas. Ay, mamaya. Thank you. First, let us consider this thing. Meron tayong tatlong kakampi, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these are powerful. These are the most powerful. And we have three enemies. Kagabi, nabanggit ko na. Ano nga yung three enemies natin? Self, sin, and Satan. And we have different idols. Let me just give you five of these idols. Me, number one. Man, yung kapwa natin tao. Yung crush natin, yung teacher natin, o kung sino man. Mga idols natin. Okay, mga movie idols. Movies. Dito umiikot yung ating idolatry. Music, and so on and so forth. Napakarami nating idols. So name it, you have it. And what are the faculties of the soul that we need to surrender? Ano yung mga faculties ng kaluluwa natin? Mahina ba? Pwede pakilakasan. Ayan. That's it. Baka hindi makuha ng camera din. These are the faculties of the soul that we need to submit to God. First, our actions. But these are superficial. If you just submit your actions, these are very superficial. Actions. Number two, your words. Yung mga salita mo. First, the action. Nasabi sa Biblia, Ecclesiastes chapter 12, sabi niya, ano man yung ginawa mo, whether hidden, hayag man ito o lihim, ay ipagsusulit mo sa Panginoon. Is it correct? So you also submit this. It's not that sinasabi ko na by actions we are saved. No, we are not saved by actions. But by actions we reveal that we are saved. Amen. Sa mga actions natin na ipapakita natin na talaga tayo ay niligtasan ng Panginoon. But this cannot save us. Our actions does not save us. The second is our words. Our words very important. The Bible says in Matthew chapter 12 verse 36. Now whatever you say in vain, anumang bagay na sabihin mo na walang kabuluhan, ipagsusulit mo sa araw ng paghuhukom. Is it right? It's not that our words can save us. Hindi sa pamamagitan ng ating mga salita, maliligtas tayo. Pero sa pamamagitan ng ating ng mga salita natin, may papakita natin na tayo ligtas. Amen. And then feelings. What about our feelings? Ang sabi sa Biblia, if you hate your brother, if you say raka, or foolish, or nonsense, sabihin natin sa ating mga kapwa na wala kayong kwenta. Even this, we are going to account in the day of God. Amen. Even this, i-account natin sa day of God. Because even this reveals our hate. Amen. Our feelings. So anyone who hates his brother is a murderer, and we know that no murderer has eternal life in him. That's why hate cannot be nurtured in our heart. Ang tawag sa Biblia ng hate is pagtatanim. Pagtatanim. At ang hate, hindi lang basta nagtanim yan. Lumalabas siya sa bibig, lumalabas din niya sa actions natin. And what about our thoughts? Deeper than our feelings are our thoughts. In fact, our thoughts come from, our feelings comes from our own thoughts. Kailangan ipagpasakop din natin yung isip natin sa Panginoon. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, we demolish all arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take our thoughts to make it captive, to make it obedient to Christ. Inilalagay natin yung isip natin para makulong kay Kristo. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 10, 11 and 12, ang sabi doon, walang anumang bagay na iniisip natin na itatago natin sa Panginoon or are revealed. Amen. Lahat daw ng isip natin, we will account it to God. So kahit naisip mo lang isang bagay, naisip mo lang ang isang bagay. Take me for example. Do you need to do something in order to be covetous? Dapat bang may gawin ka para ikaw ay maging
Covetous. Ano yung covetous? Romans chapter 7 verse 7, covetous means sakim. Ayaw magbigay. At saka yung hindi kanya, gusto mang mapasa kanya. You get the point? So, covetousness. You just have to think you don't need to do anything to be covetous. Tama mali. But we need to submit even our thoughts. Sige nga, paano kayo magiging hindi covetous? Maliban na ikulong nyo ang isip nyo kay Kristo. Amen? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. And yet, it is hard for us because we are human beings. It's hard. And then the will. The thoughts and then the motives. These are just three motives. Kagabi pinag-usapan natin yung tatlong motives. Ano nga yun? Tatlong masasamang motives. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. These are the three motives. Kaya ka pumunta sa church kasi may crush ka doon. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon kasi gusto mong maligtas. Gusto mong makarating sa langit. Are these a good motive? Kaya mo gustong kaya ka sumusunod sa Panginoon kasi gusto mo mapunta sa langit. Is this a good motive or a selfish motive? Ang pinakamagandang motive sa lahat is the love of Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 says, "For the love of Christ constraineth me." Kaya ako gumagawa, kaya ako pumunta sa camping, kaya ako naglilingkod because I love God. And if you love me, you'll keep my commandments. It's love. In fact, kung wala kang love, you cannot go to heaven. Unless you love God. But I cannot love God. No, you don't have to love God. You just have to respond to God's love. Kailangan mo lang mag-respond positively to God's love because you cannot love God. Love does not come from us. It's the fruit of the Holy Spirit. We cannot love. The only love we can do is a love for ourselves. More than that, we cannot do anything. Because that's the only capacity that we have. But when we begin to see the love of God, we respond positively by faith. Pag nakita natin na mahal tayo ng Diyos, parang ang hirap. Alam mo sa Steps to Christ, ang sabi na, mas mahirap pa na mapunta sa impyerno kaysa maligtas. Mas mahirap pa mapunta sa impyerno kaysa maligtas. That's it. Kasi you have to constantly reject the love of God in order to go to hell. Entindihan nyo? Kailangan consistent ka. Kailangan hindi ka ma-attract kay Christ. Kailangan hindi ka mag-respond. Kailangan manigas ka na kagaya ni Judas. Sa lahat ng pagkakalam, lahat ng miracles na gagawin ng Panginoon, kailangan talaga manigas. Tigasan mo talaga hanggang kamatayan. You don't have to accept Christ as a personal Savior. Ang hirap, di ba? So the 12 disciples have been drawn to Him except Judas because consistent si Judas na i-deny at i-reject si Christ. At kailangan talaga ipako mo si Christ sa cross para lang mapunta ka sa. But the love of God is so powerful, amen, that we need to submit to God. And what is this that we have to submit to God? We have to use our will. Kailangan ipasakop mo yung will mo, and my will be lost in thine. Hindi niyan mo? What does it mean by my will be lost in thine? Halimbawa, ito yung will mo. Waka mo. Pwede mo ang ibigay sa akin yan. Akin na. Minsan, nahihirapan tayo mag-submit ng will natin sa Panginoon kasi baka ganito ang mangyari pagka sinubmit ko. Baka ganito. Baka hindi ako maging maligaya. Sino sa inyo hindi maligaya sa Panginoon? Na nakikipagplastikan lang sa church. Wala lang, kasi Seventh-day Adventist, kailangan pumunta sa church. Pero kung pwede, dinadrag mo yung sarili mo, pumunta sa church. Yung nagtatanong ka pa pagising mo sa mga, sisimba ba ako o hindi? Wala ganun. Sabi ni Satan, may suggestion ako. Pero ang point natin dito, mga kapatid, sa totoo lang, ha? Totohanan lang to. Kung hindi lang ako Adventist, hindi talaga ako dadalo. Tama mali. Ganun. Kung hindi lang ako Adventist, kakain ako niyan. Kung hindi lang ako Adventist. Kumbaga para sa kanila, ang kalayaan ay ang mawala sa pagiging Adventist. Bakit? Because you are not drawn. You are not drawn to the love of God. You did not know the love of God. Kaya wala kang dahilan kung bakit kailangan pumunta sa church. You don't have that love
In fact, you keep on loving God, but this love is not enough. Gusto ko sanang mahalin ng Panginoon, pero bakit wala akong enough motivation para mahalin siya? Kasi hindi mo alam na una kanyang minahal. Hindi mo nga nabasa sa Bible na mahal ka ng Diyos eh. Wala kang isang text na magsasabi mahal ka ng Diyos eh. Sabi lang, God is love, ganun lang. Pero hindi mo nakita mula sa page by page ng Matthew, Mark, Luke, and John kung paano ka inibig ng Panginoon. And how do you submit yourself, your will to God? Pero pag binigay mo yung will mo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, bibigay niya, itatransform niya yung will mo. Are you listening? Itatransform niya yung will niyo and then he'll give it back to you. Sabi niya, okay, from now on, you can do what you want. Wow! I can do what I want. Good, good, good. Pero nung pansin mo, nung pumunta ka na sa disco, tinitignan mo lang yung mga tao doon, nagyuyugyugan sila, but you're not entertained. Parang, what happened? I don't like this anymore. Amen? Tapos nung pumunta ka sa Bible study, pinag-aaralan si Jesus Christ, what happened? Bakit I'm already spending 3 hours here? And what happened? It's been transformed. And you did not do it. I mean, you did not do it. Hindi ikaw ang nag-transform sa sarili mo. You just submitted yourself. Lord, I give this to you. Bahala ka na. Pero ang tanong mo, will I be happy with you, Lord? Pero nung ginagawa mo na yung kalooban ng Panginoon, you begin to be happy. Amen? Amen? Hindi ko alam kung naintindihan niyo ako hindi. Christ's object lesson, good works do not purchase the love of God. Hindi niyo kayang bilhin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuti niyong gawa. But they reveal that we possess that love. So hindi niyo pwedeng baliktarin na pag gumawa ako ng mabubuting bagay, mamahalin ako ng Diyos. Hindi. Pero yung mabubuting bagay nagpapakita na nakilala niyo na ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Amen? Pag nakakagawa na kayo ng mabuting bagay, may pag-ibig na ang Diyos sa inyo. Pero kung gumagawa kayo ng mabuting bagay, pero napipilitan lang kayong gawin ng ito, ibig sabihin, it's not the result of that love that you possess. If we surrender the will to God, He will not work in order to earn God's love. Pagka-surrendered na ang will mo sa Panginoon, hindi ka gagawa para i-please ang Diyos. Hindi ka gagawa para i-earn ang love ng Diyos. Gagawa ka kasi naintindihan mo na mahal ka ng Diyos. Huwag niyong baliktarin yung proseso. Kailangan kong gumawa, kailangan kong tumarbaho para mahalin ako ng Diyos. Hindi. It should be because God loves you. Because I understood God's love. Naalala niyo yung kwento ko kagabi tungkol kay Peter? Na i-deny niya ang Panginoon pero nakaready ang Panginoon para bigyan siya ng reward. Kahit na deny niya ang Panginoon. Anong klaseng response meron ka? Tigas naman ang puso mo. Napakamanib mo naman. Kung hindi ka magre-respond positively sa pag-ibig ng Diyos. Or baka nagbubulag-bulagan ka lang sa pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi mo maramdaman kung bakit hindi ka makaramdam na lahat ng ginagawa mo hindi para ibigin ka ng Diyos, kundi dahil sa inibig ka ng Diyos. Amen? See, mag-amen nga, tamad na tamad pa kayo. Ang point ko dito mga kapatid, hindi mo pwedeng pilitin ang sarili mong mahalin ng Diyos. Kailangan mo lang unawain, ano ba talaga ang pagmamahal ng Diyos? Kanina, si Kat, nag-aaral kami dito, I'm just trying to tell her how the Lord so much love her. So, paano buklatin ang buong Biblia para malaman lang na mahal ka ng Diyos? Wala kang ibang objective sa pagbubuklat ng Biblia para malaman lang kung gaano ba ako minahal ng Diyos. And then respond positively. Manalangin ka sa Holy Spirit na, Lord, help me to respond to your love because I cannot love you. I don't have the capacity to love. Only you has the power to love. So give me that love. How? By knowing your love for me. Although parang selfish yun, pero sa totoo lang, ganun talaga ang pinerform ng Panginoon. He died on the cross so that you might just know that He loves you so much. Pero wala, nagsusumikap tayo na hindi, kailangan gawin ko to, kailangan magsumikap ako ng ito para mahalin ako ng Diyos. The more ka nangihirapan, the more ka nabibigatan. Ilan sa inyo nabigatan kasi, tinry na mahalin ng Panginoon, pero lagi sila nag-fail.
ilan sa inyong hirap na kasi gustong ipakita na mahal nila ang Panginoon pero hindi nila kayang ipakita. Because there is no innate, walang, hindi ka ipinanganak para mahalin ng Diyos. Ipinanganak ka para malaman ang pagmamahal ng Diyos at mag-respond positively sa pagmamahal ng Diyos. Our Savior claims that all there is of us, He asks of our first and holiest thoughts, our purest and the most intense affection, if we are indeed partakers of that divine nature, we praise, His praise will be continually in our hearts and upon our lips. Na minsan, pagka nagpapaawit, walang umaawit. Bakit? Because they go to church without the love, without feeling God's love for them. At saka hindi pa, malami mga preacher nagpipreach lagi ng anong dapat natin gawin para sa Diyos. Hindi nila pinreach yung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Ilan sa mga nasa pulpito ang ginagamit ang pulpito para pahirapan ng mga tao? Para sabihin na ito dapat ang gawin mo, ito dapat ang gawin mo. Hirap na nga sila, tapos uutusan mo pa sila. Wala silang kapasidad para ibigin ng Diyos. Pero may kapasidad sila para unawain na mahal sila ng Diyos. Amen? And by that, they respond positively. Mahal naman pala ako ng Diyos. Kung mahal ako ng Diyos, binigay niya lahat, ano pang hindi ko kayang ibigay para sa Kanya, then you just respond positively. That's why in our sermons, we should talk about why, not about what or how. Amen? Hindi na pag-uusapan kung ano yung how. Because there is nothing from us that we can outgive God. Or we can even give God. All that we can ever give to God are just things that we receive from Him. So unless you receive that love, you cannot give love. Neither to God, nor to your fellow man. Amen? Naintindihan niyo ba ito? Kasi kung hindi kayo magre-reflect, hindi ko maintindihan. Okay? Basically, kagabi, my thoughts is that you did not understand anything. And I just pray that the Lord will put something in your heart na mag-overflow sa inyo na, if the Lord loves me, then what should be my response? Will they, with great humility, investigate the motives of every action? Kaya kung hindi love yung motivation yung bakit kinaglilingkod sa Panginoon, let me tell you, it's not acceptable to God. Only love. But love does not come from us. It must come from Him. So when you read the Bible, you ask a question, Lord, how did you love me so? I just want to learn how did you love me so? Amen? And know that the eye of God reads all, searches out every hidden thing. Let the work be thorough and the consecration to God be entire. He calls for the full surrender of all that we have and we are. At alam mo kung anong dapat mo i-surrender? You don't even surrender good things, you surrender bad things. Lord, I offer to you my selfish heart. What an offering. I offer to you my selfish heart. I offer to you my pride. Because I have nothing to offer. Except my rotten, wicked heart. The heart is deceptive above all things and desperately wicked. Who shall know it? Anong i-offer mo sa Diyos? Yung puso mo? Anong klaseng puso? Nothing. And yet God is willing to take that and give you a new heart. Amen? A heart of flesh. So, tapos na introduction. Punta na tayo sa totoo. Idiom. Sorry, hindi nyo na makita. Ako na lang nakakakita. Idiom. Deny oneself is to refrain from satisfying one's desire or needs. Hindi eh. Tinuruan tayo from our young, mumula ng bata tayo na ano, isatisfy yung ating pangangailangan. Tama mali. But why do we need to refrain from doing our wants? Because what we want is not beneficial for us. Intindihan nyo? Yung mga bagay na gusto natin, hindi nakakatulong talaga at nakakapagpaligaya sa atin. Do you agree so? Only the flesh can do is selfishness, and selfishness can only kill us. The only thing selfishness can do to us is to kill ourselves. Nothing more, nothing less. Okay? The Son of Man must suffer. Binanggit ko na ito. So now we are going to talk about examination. How do we examine ourselves? Self-denial is examination. For whosoever will save his life shall lose it. When Jesus Christ was on Gethsemane, what was his struggle? His struggle is whether to choose himself or to choose the world. What did he choose?
the world? Are you willing to choose the world for yourself? Is being partakers of that divine nature. Kung talagang ikaw ay partakers ng divine nature, kung naiintindihan mo na yung love ng Panginoon, you're willing to lose yourself than the world. Because for God so loved the world, He gave His only begotten Son. The Lord is calling us that we may become a benefit to the world. Yung cup na dapat iinumin. Remember, Revelation chapter 14, sabi doon, yung cup na walang halo na inihahanda para sa mga wicked. It's either this cup or the other cup na ino-offer sa atin ng Panginoon. Sabi niya, take this cup. This is my body. This is my blood. Take it for the remission of your sins. But Jesus Christ was what? Was what? Was on a struggle whether he would take that cup that we deserve to take. Alam mo, kapag nagiinuman, tagay-tagay. Sabi, pass. Pag ayaw mong inumin, pass. Si Jesus Christ was about to pass. Magpapas na sana siya. Pero iniisip niya, kung magpapas siya, lahat ay mamamatay. You get the point? And so, if any man worship the beast and his image, the same will receive the mark of the beast, and the same shall drink of the wine of the wrath of God. So it's like, in the last days, it's either you receive the wrath of God, the wine of that wrath from God, or you receive the wine that comes from the blood of Christ that gives us life. And sabi niya, if it is possible, Lord, if it is possible, Lord, take this cup from me. Pero nung makita niya na parang hindi sumasagot ang Panginoon, sabi niya, but if this cup may not pass from me, sabi niya, kung hindi na talaga posible, Lord, sabi niya, except I drink it, then thy will be done. Sipin niyo yung sacrifice na ginawa ng Panginoon para sa inyo. Para lang hindi niyo matake yung cup. Pero it's still on your choice. Merong iba na ayaw nilang itake yung cup ng Panginoon, His blood. But they're willing to take the cup of the wine of the fornication, the wine of the wrath of God. Kaya nga sabi ko, pagka napunta ka sa impyerno, it was not God's choice. It was your choice because you did not accept the grace, the free gift of God. Ang kaligtasan na binigay sa iyo. Ye shall indeed drink of the cup. Ye shall indeed drink of the cup that I shall drink of. With the baptism that I am baptized with, shall be baptized. At ito palang cup na ininom ng Panginoon ay baptism. Ang tanong, are you willing to take this cup for your baptism? Kasi pag ininom mo yung blood ni Christ, hindi lang basta magkaroon ka ng buhay, you will struggle a lot. There are circumstances that would baptize you. And under this baptism, you'll be baptized by the Holy Spirit and of fire. Mahirap. You'll be persecuted. You undergo a lot of things. But this you need in order for you to realize what kind of love ang binigay ng Panginoon para sa iyo. And what kind of love are you going to give para maligtas yung ibang tao. And you need to deny yourself. If you want to follow Christ, to fellowship with Him, yung makasama mo siya, kailangan mo na una i-imagine or i-examine ang sarili mo, am I willing to deny myself? This cup is the new testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink of it, in remembrance of me. Kailangan patuloy na alalahanin. Naalala niyo yung kay Moses? Nilift niya yung brazen snake or serpent. Nung nilift niya yung brazen serpent, ano nangyari sa mga tao? Nabuhay. Diba? Ang sabi ni Ellen White, do not climb the pole. Look and live. Huwag mo daw akyatin yung pole. Tignan mo lang at mabubuhay ka. Si Kristo yung serpent na nakaano. Remember, kailan unang binanggit yung serpent? Sa tree of the knowledge of good and evil. Tama mali?
At nandun yung deserving, yung deceiving serpent. At yung serpent na yon ang nagdulot kung bakit nagkasala ang mga tao. Yun din ang gagamitin ng Panginoon para mailigtas ang sangkatauhan. Iaangat niya sa tree yung serpent. So curse is the one who was hung on the tree. Tama? So this tree is another tree. We call it the tree of Calvary. That is the knowledge of good and evil. Dito malalaman natin sa tree na dahil sa kasalanan natin namatay siya. Amen? Hindi natin iniisip na dahil sa kasalanan natin, mamamatay tayo. Kundi dahil sa kasalanan natin namatay siya. Pero kung hindi tayo titingin sa kanya, mamamatay tayo sa ating sariling kasalanan. Amen? So I would like to tell you that the Lord is offering Himself for us. Gusto niya na i-offer ang sarili niya kasi alam niya mamamatay tayo kung hindi tayo titingin sa kanya. Hindi tayo mananampalataya sa kanya. But we need to deny ourselves. He Himself has denied Himself. He has become a sin for us so that we who deserve to die might not die, and he who doesn't deserve to die might die, so that we who does not deserve to live might live, so that he who deserve to live has died. Naintindihan niyo yung substitution? Alam niyo yung kantang His Life for Mine? His heart was broken, mine was mended. He became sin, now I am free. Ano? Ano yung susunod? The nails that pierced him. Ano yun? Set me free. His life for mine. His life for mine. How could it ever be that he would die? God's son would die to save a wretch like me. So that's it. The substitution has happened that you might live. Ang problema, we take for granted what He has given for us because we love ourselves so much. Tama, mali. We take for granted. Para sa atin, namatay siya. Good, kunin ko yun. But I'm not willing to give my life for Him. Ang gusto lang ni Christ, isipin mo na ikaw yung namatay sa cross at hindi siya. Amen? Anong gusto ni Christ? Isipin mo lang na ikaw yung namatay sa cross at hindi siya. At isipin mo, yung nabubuhay sa'yo, hindi ikaw, kundi siya. Yun lang naman ang gusto mangyari ni Christ. Eh. Kasi kung tayo yung nakapako sa cross at hindi siya, substitute lang natin siya. Therefore, hindi tayo ang nabubuhay dito ngayon, kundi si Kristo. Pero bakit kung si Kristo nabubuhay sa iyo, bakit yung gusto mo pa rin ang gusto mong gawin? Therefore, you did not believe that Christ died for you. And you did not believe that Jesus wants to live within you. That's why we are so sad every day. There's depression, there's despondency. Because we want to live within ourselves. Ano sabi niya? But let man examine himself. So let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself. Not discerning the Lord's body. For this cause many weak and sickly among you, and many asleep. So ang problema natin ay ano? Kinakain natin. Every day we eat, we remember the body of Christ. Every time na nagsasanta cena tayo, we think of Jesus. And yet we just do this casually as if nothing really significant matters. Amen? Today, let us examine ourselves. The sin of men weighed heavily upon Christ, and the sense of God's wrath against sin was crushing out His life. Pinipiga na si Kristo. Nung siya nasa Gethsemane, pinipiga na siya sa Gethsemane. Pigam-piga na siya. Hindi niya ikinamatay yung deprivation. Ang ikinamatay niya yung heartbrokenness. Pakinggan niyo. He died of a broken heart, according kay Ellen White. He died of a broken heart because of our sins. Amen?
where the spear was thrust into his side, there flowed forth blood and water. His heart was broken by his mental agony. Yung struggle na masiseparate sa Diyos para lang ikaw ay mag-abide sa Ama so that you might believe. His separation anxiety was all for you. And he struggled and even sweat with blood. And yet, marami mga young people does not realize what struggle did Jesus had just for them. They miss the point. And the heart of all who seek the Lord and find Him will be broken as they see the result of their own sin crushing the life out of Christ. Intindihan nyo? Yung resulta ng ini-enjoy mong kasalanan habang pinipiga nito ang buhay na nakay Kristo. So re-evaluate yourself. Ang sabi ng Desire of Ages, page 690, He might wipe the bloody sweat from His brow. He might wipe the bloody sweat from his brow. Pwede sana niyang punasan na, tigilan na, tapusin na, wag nang mamatay. And leave man to perish in his own iniquity. He might say, let the transgressor receive the penalty of his sin. Ayan na lang nanin, mamatay sila. They deserve it. And I will go back to my Father. Will the Son of Man drink the bitter cup of humiliation and agony? Tatanggapin ba ni Kristo yung kahihiyan at saka yung hirap para sa atin o hahayaan na lang tayong mamatay para sa ating sarili? Alam niyo mga kapatid, bago pa nagkasala si Eva at si Adan, nag-usap na ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. At ang sabi ng Anak, may suggestion ako. Dahil hindi sila pwedeng mabuhay by themselves, kailangan i-offer ko yung aking buhay para sa kanila. Only God, only the Eternal One has the capacity to give eternal life. So sabi niya, there is, it's inevitable, I have to die for them. So ang sabi ng Ama, sige, gagawin natin yan. We will allow that. And we will not only allow that, we will move towards this end na lahat ng tao, basta tinanggap yung cross na kanilang substitute, maliligtas silang lahat. At makakarating lahat sila sa langit. Kasi hindi nila kakayanin. Mag-strive silang sundin ang kautusan, hindi nila perfectly masusunod. At kahit na magpasakop sila sa Panginoon, patuloy pa rin silang magkakasala. So the cross must be efficacious. Kailangan patuloy na ang blood mo ay tatanggapin nila every day in their life. Kasi patuloy na magkakasala sila, patuloy na kailangan nila ng tulong mo. Will the Son of God drink the bitter cup of humiliation and agony? It was the sense of sin bringing the Father's wrath. Natakot na siya. Naisip ni Christ, for eternity I was with the Father, but since I would die, I would be separated from Him. Naisip na niya yung agony ng separation sa Diyos. Na-stress na siya ng maigi. And upon Him, as man's substitute, that made the cup He drank so bitter. Kaya napakapait. Yung anak kong bunso, hindi nga niya ma-separate sa nanay niya pag tulog eh. Hindi niya kayang matulog. Iiyak na lang siya ng iilak pagka hindi matulog yung nanay kasama niya. Ganito yung agony na nararamdaman niya. Doon sa love camp, ang sabi ko, bakit kapag hiniwalayan ka ng boyfriend mo, nasasaktan ka? Pero bakit pag humiwalay ka kay Kristo, hindi ka nasasaktan? Tapos dinagdagan ko pa, hindi kaya pag nagkita kayo, ang sasabihin ng Panginoon, meron bang naging tayo? Hindi niya mo? Kasi bakit pag naseparate ka kay Christ, masaya ka? Tama, mali. Pero bakit pag naseparate ka ng kaunti sa boyfriend mo o sinabihan ka ng girlfriend mo na
break na tayo, ay hindi ka na mapagkatulog at hindi ka makakain. Ganito rin ang Panginoon. When he is about to be separated from his Father, there was agony within him because he loved you so much. Amen? Tingnan natin. Kung mahal ng Diyos si Kristo, bakit ibinigay niya at hinayaan niyang mamatay? Kasi mas mahal ka ng Diyos. Amen? Kung mahal ng Diyos ang Ama, bakit hinayaan niya na ma-separate silang dalawa? Kasi mas mahal ka ni Kristo. Eh bakit ang mahal mo lang yung sarili mo? Masakit, di ba? Pero this is the truth. And we need to examine ourselves. For even hereunto ye are called, because Christ so suffered also for you, for us, leaving us the example that ye should follow his steps. And what is his steps? We must also be willing to die for him because he loved us. Not because in order for us to be loved by him, but because he loved us first. Amen? Kaya yung First Love Never Die series ko, katatapos lang namin kahapon doon sa ano, sa Hope Channel. Sabi ng Panginoon, alam mo, alam ko ang ginagawa mo. I know your works, that you have left your first love. Pagka nakakita na tayo ng lalaki, iniwan na natin si Kristo. Pag nakakita na tayo ng trabaho, dyan ka na lang, Lord. Pag nakakita na tayo ng success, iwan na natin si Christ. We have left our first love, and yet God continues to court us and love us, though we don't love Him. Amen? Kahit hindi natin siya mahal, mahal tayo ng Panginoon. And yet, we do not realize this. And how much more are we going to remind ourselves every day? May dalawang bagay na dapat tayong iwasan. Una, looking to their own works, trusting to anything they can do to bring themselves into harmony with God. Parang may pwede kang gawin para maging harmonious ka sa Diyos. Wala kang pwedeng gawin. Amen? He who is trying to become holy by his own works is keeping the law, is attempting an impossibility. Yung bang gusto nilang maging banal sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan is attempting an impossibility. The only holiness we have is to abide in Christ. Amen? And when we abide in Christ, God gives us the holiness, the power to love Him, the power to obey Him. We do not have the power to obey, but we have the power to respond positively to His own love. Pangalawang danger, that believe in Christ, basta maniwala ka lang kay Kristo kahit hindi mo nasundin ang kautusan, that since by faith alone we become partakers of the grace of God, of the grace of Christ, our works have nothing to do with our redemption. So hindi na natin kailangan pang gumawa, hindi na natin kailangan tumurbaho, hindi natin kailangan sundin ang kautusan kasi basta by faith lamang maliligtas tayo. So, ang ligtas na tao hindi sumusunod sa Diyos. Ang taong nagre-respond sa love ng Panginoon, hindi ba mag-harmonize siya sa kanyang iniibig? Kaya pag iniibig mo yung tao, yung gusto ng tao na yun, nagugustuhan mo rin. Amen? At kung gusto niya na sundin mo ang kautusan, di naman para sa kanya yun, para sa iyo naman yun. Sabi niya, if you love God, sabi niya, I will put my laws into their heart and in their minds will I write them. Pagka nagpasakop ka na sa Panginoon, when you re-evaluate yourself, you begin to change your desire. Nagbabago na yung kagustuhan mo. Ang kagustuhan mo, yung kagustuhan niya, at yung kagustuhan niya, yung kagustuhan mo, at hindi mo na kagustuhan yung kagustuhan mo. Enter ye into the straight gate, and wide is the gate, the broad is the way that leadeth to destruction. And what is the wide gate? The wide gate is to do what I want. Amen? And what is the narrow gate? To do what he wants. Eh, paano, Pastor, kung gusto kong makarating sa langit sa paraang gusto ko? How? By keeping the commandments. That's legalism. There is not salvation. The salvation is only in Christ. Pero, kung iniisip na makakarating ka sa langit by keeping the commandments, not by yourself, but by Christ keeping the commandments for you, and dying on the cross is the fulfillment of that commandment. Naintindihan niyo ba ako? So, explain ko ng konti. Hindi tayo naligtas dahil sa sinunod natin ang kautusan. Naligtas tayo dahil sinunod natin ang kautusan sa pamamagitan ni Kristo.
na sumunod ng kautusan sa atin 2,000 years ago. Amen? He is the fulfillment of the law. And by dying on the cross, siya ang nagbayad ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi pwedeng tayo ang pinanggalingan ng kaligtasan natin. Amen? It must be outside of us. Kailangan labas sa atin yung kaligtasan natin kasi hindi natin kaya. Nakakita ka ba ng lumalangoy na niligtas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sarili? Yung nalulunod na siya. At dahil sa kanya, naligtas siya. There must be coming from outside of himself. Meron bang naligtas sa kumunoy na dahil sa kanyang sarili, naligtas siya? We cannot be self-saved. We need somebody else from outside of us to save us. So our self-righteousness can never be trusted. It is not enough to save us. There must be somebody else outside of us that would save us. At konti lang ang gustong pumasok doon because konti lang ang gustong i-deny ang kanilang mga sarili. It's either iligtas nila ang kanilang sarili by faith alone without the fruit of that faith, or yung iba, they wanted without faith but with all works. Hindi sila sumasampalataya na si Kristo ang tagapagligtas nila kundi ang kanilang mga sarili. Those are the two dangerous savior. Una, yung faith alone without revealing the fruits of it. Yung isa naman, by making their works the roots of their salvation. Not the fruits of their salvation. But Christ has given us no assurance that to attain perfection of character is an easy matter. A noble all-around character is not inherited. It does not come from us by accident. A noble character is earned by individual effort through the merits and the grace of God. Individual effort by the merits and the grace of God. Hindi sa ginawa mo, kundi sa ginawa ng Panginoon. Amen? Hindi sa ginawa mo, kundi sa ginawa ng Panginoon. Let no one say, I cannot remedy my defects of character. Ano ba yung character na defective? Defective character is when that character does not identify that he is wretched. Intindihan mo? Ang perfection daw natin is to perfectly understand that we are imperfect at we perfectly need God's perfection for us. Amen? Yan daw yung perfect character. Yung alam mo talaga na kailangan mo ang Diyos at dahil kailangan mo ang Diyos, siya na lang lahat sa buhay mo. How do we deny Christ? Kanina, denying self. How do we deny Christ? Una, by constantly clinging to ourselves. Intindihan nyo? We deny Christ by constantly clinging to ourselves. Bakit ba dininay ni Pedro si Kristo? Kasi ayaw niyang mamatay. Tama mali? Ayaw niyang mamatay. Kaya hindi niya. Pero kung willing siyang mamatay, inaccept niya si Christ. We may deny Him by our words. Sa mga salita pa lang natin, dinideny na natin si Christ. So anong ginawa ni Pedro? Nagmura pa siya eh. Para lang talaga. Sino sa inyo nagmumura? You are denying Christ. Sino sa inyo ang naninirang puri? You are denying Christ. Sino sa inyo nagmamayabang? You are denying Christ. Pakinggan nyo. You deny Him by our words, by speaking evil of others. We deny Him by our foolish talking, yung ating mga walang kwentang usapan. Foolish talking. We deny Him by jesting and joking. Ginagawa nating biro lahat ng bagay. Walang seryoso. Ako nagbibiro ako pero masakit. Sakit ako magbiro. Because all that I've ever joked is reality. And sometimes we just make fun of it, but it's painful, hurtful, and true. Amen? And idle and unkind words. Yung wala. Idle meaning walang intention, walang purpose, basta lang may nasabi. And unkind words. Masasakit na mga pananalita. By prevaricating. Ano yung prevaricating? Defensiveness, stonewalling. Nagsasalita yung tao, ayaw mo makinig. Defensive ka.
Hindi pa nga siya nagsasalita, defensive ka na kaagad. Speaking contrary to the truth. Ano pa? In our words, we may confess that Christ is not in us. Sa bibig mo pa lang, alam na kaagad ng mga tao wala sa iyo si Kristo. In our character, we may deny Him by loving our ease. Sabi nung isa kanina, narinig ko. Yay! Hindi tayo nabasa. So tingin nyo, advantage yun. Kasi mas gusto natin na hihirapan yung iba kesa sa ating sarili. Pastor, hindi naman yung sinasadya yun. But, you know, naturally, lumalabas sa bibig natin that we are selfish. Because we love ease. Kung pwede lang, alam nyo, wala pa to sa survival camp. The survival camp this December, ewan ko kung sino ang master guide sa inyo. Sa survival camp, wala lahat yan. Matutulog ka sa tubig, matutulog ka sa lupa, matutulog ka sa bato, matutulog ka sa apoy, whatever it is. Pero ang point natin dito, loving is denying Christ. Amen? Gusto natin, sa pila, gusto natin nasa unahan tayo. Gusto natin mabilis ang lahat ng bagay, but by this, we are totally loving ourselves and denying Christ. By shunning the duties, the burdens of life. Pagka hindi ka naghugas ng plato, ibig sabihin, may gusto kang maghugas ng plato na hindi ikaw. Tama mali? And this is what? Basically, selfishness. Sabi dito, shunning the burdens and duties of life which someone must bear if we do not, and by loving sinful pleasure. Tama mali? Kung hindi mo gagawin ng isang bagay, definitely, sabi niya, Pastor, hindi po ako pwede mag-opening prayer. So, ibig sabihin, gusto mo may ibang mag-opening prayer. Tama, mali? Kaya ayaw mo magkaroon ng part. Bakit? Kasi ayaw mo mapahiya, ma-pride ka kasi. Eh, ano naman kung mapahiya ka? Meron ka pa bang maipagmamalaki? On the first place, wala ka naman. Nung ikay na bautismuhan, wala ka namang maipagmalaki. Ngayon, tatayo ka ba? May pagmamalaki ka na? Eh, mahirap pag nagiging elder, nagiging pastor eh. Bakit? Marami na kasing maipagmalaki. At hindi na kayang mapahiya. Alam nyo, habang kayo mga Kristiyano pa, nandito pa tayo sa mundo, may lisensya pa tayo magkamali. Amen? Pero sa pagkakamali mo, diyan ka natututo. But don't deny Christ by what? By your selfishness. By the love of ease. Ayaw kong mag-reflect, pastor. Bakit? Baka mapahiya. Ayaw kong mag-commit, pastor. Ayaw kong magsabi sa prayer na nagsisisi ako, baka makita ulit nila ako na ginagawa ko. Eh ano kung makita ka nilang ginagawa mo ulit? Meron ka pa bang may pagmamalaki? O ma-pride ka lang talaga? O mahal na mahal mo talaga yung fried chicken? We may deny Christ by our pride of dress. Itong mga babae, laging ang gusto nilang makita ay salamin. Gustong-gusto nilang salamin. Hindi ko alam kung ano meron na sa salamin na gustong-gusto nila. Yung anak ko, lagi na lang nasa salamin. Yung babae kong anak. Ano kaya meron nasa salamin at gustong-gusto nila? Okay. At may mga lalaki din ang gustong-gusto ng salamin. Yung mga nagji-gym. Lagi na lang. The pride of dress, the conformity to the world. Yung uso, kung ano ang uso, kahit walang kakwenta-kwenta, basta uso. Basta may usong ano, may usong salita, nasa Facebook din, makikiuso din sila. Pag may usong sayaw, masayaw din sila. Pag may challenge, challenge din sila. Conformity to the world. By uncourteous behavior, walang galang. We may deny Him by loving our own opinions. Alam niyo mga kapatid, pag Kristiyano ka, kahit hindi pareho ang iniisip niyo, iba-iba kayo ng doctrine, you ought to respect him even more. Amen? Ang kaso mo, pagka hindi pareho sa atin, wala na tayong galang. At kahit na may mga bagay tayo na sa tingin natin tama, dapat willing pa rin tayo na makinig. Bakit? Because we must not love our own opinions. Baka mali ka. Amen? Dapat tentative lang lagi ang isip mo. And by seeking to maintain and justify self, lagi na lang ipinagtatanggol ang sarili. Sino ba yung kahapon? Ah, si Miriam. Si Miriam, may kaibigan na kagad. Pastor, ano?
kilala ko lang siya sa ano, sa canvassing. Bakit? Kailangan mag-explain. Ang point ko dito, ganito tayo, defensive tayo lagi. Laging kailangan i-justify ang sarili. At kapag ka pinipersecute tayo, laging ipagtatanggol ang sarili. Bakit mo kailangan? You just have to be silent. Amen? Hindi mo kailangan pagtanggol ang sarili mo. Kaya mo ipagtanggol ka ng iba. At kahit sirang-sira ka, walang problema yun. Kahit anong paninira ng reputasyon mo, may integridad ka, hindi pwedeng sirain ang integridad mo. Amen? Integrity is how you know yourself. Reputation is how other people know you. You don't have to think about what people think about you. You have to think what God thinks about you. Amen? We may also deny Him by allowing our mind to run in the channel of love-sick sentimentalism. Nakalutang ka na kaagad, nag-a-assume ka. Do not assume unless otherwise stated. Di ba? Do not assume. Kakala mo kaagad, patay na patay na sa'yo. Ano ka? Patay na patay. Limang babae, kinamamatayan yan. Hindi lang ikaw. So do not assume. Bakit ako kaagad? Ako kaagad? Sabi nung anak ko, bakit? Pag kinikilig, in love kaagad, hindi ba pwedeng umiihi lang? And to brood. Ano yung brood? Worry. Lagi kang nag-aalala ka lagi, nag-aalala, not stress ka. Over the supposed hard lot or trials. Iniisip mo na kaagad, baka itong mangyari. But this, even this, is denying Christ. Amen? Hinahayaan mo mag-worry ka at hindi ka mag-trust sa Panginoon. You are denying Christ. He died of a broken heart. His heart was broken. Let me end this. Self-denial is essential to genuine religion. Kaya dito sa mga activity na ginagawa nyo, enjoy denying yourself. Amen? Kahit nasabihin ng inuuto kayo ng mga ano, mga leaders nyo, edi uto-uto sila. Nang-uuto sila eh. Pero don't worry about kung anong ginagawa nila. Deal with yourself. This is not about them. This is not even about you. This is about what God is doing for us. Amen? At dun sa mga nang-uuto, magsisi kayo. Tandaan nyo, si Kristo ay namatay para sa mga ito, hindi para lukuhin sila. Amen? Oh, palakpak naman kayo, defensive kayo. Defensive. Amen? Ang point ko dito, let us learn to submit and to love one another. Amen? Because Christ loved us so much. Now, how do we deny Christ? We deny Christ by loving amusements. Amusements are doing more to counteract the working of the Holy Spirit. Pag ini-entertain mo sarili mo, dinadagdagan mo ng dopamine ang sarili mo hanggang sa hindi ka na mauhaw sa mga bagay na meron ng Panginoon. Uhaw ka na sa mga bagay ng mundo. Kaya lagi kang busog dahil lagi kang nanonood ng kung ano-ano at kung ano-anong kinakain mo. Kaya parang hindi ka na nauhaw kay Kristo. You're always satisfied with this world. You can never be satisfied with Christ. But when, pagka nasusuka ka na sa mundong ito, saka ka lang masasatisfy kay Christ. Akala mo, yung boyfriend mo, magpapaligaya sa'yo, sinaktan ka lang. Ngayon, palapit-lapit ka kay Kristo. At nung lumapit ka kay Kristo, you are satisfied. Amen? Hinayaan ng Diyos na bumagsak ka sa lahat ng iniisip mo, yung ikaliligaya mo, para makita mo na ang ugat ng lahat ay ang pagbalik kay Kristo. Ang tunay na kaligayahan ay siya at siya lamang. Let me end this with this quotation. Ganda. No outward observance can take the place of simple faith and entire renunciation of oneself. Simple lang na faith, maniwala ka lang kay Christ at saka tanggihan mo lang yung sarili mo. But no man can empty himself of self. Hindi mo kaya natanggalin ang sarili mo sa sarili mo. You cannot do that. We can only consent for Christ to accomplish the work. Hayaan mo lang siyang gumawa sa'yo. For God is at work within you, both to will and to do His good pleasure. Siya ang gagawa sa'yo. Hayaan mo lang siyang gumawa. Lord, bahala ka na. Buksan ko ang pintuan ko, i-construct mo na ako. Sabi ng Panginoon, pwede bang buksan mo yung cabinet? Ay, hindi yan. Lahat pwede mong pakialam mo. Huwag lang yung cabinet na yan. Hindi, yung cabinet kasi na yan ang gusto ko talaga.
Kung yan talaga ang gusto mo, umalis ka na. Ganun pa. Mahal mo kasi yung cabinet talaga na yun. It is not only the beginning of the Christian life that is renunciation self be made. Hindi lang sa baptism nyo, kailangan nyo i-renounce ang sarili nyo. Every day, kailangan ninyo natanggihan ang inyong mga sarili. Let me give the last slide. Pakinggan nyo, Christ's Object Lesson 159. Pakinggan nyo ng maigi. This should also be our prayer. Nakinig kayo? Lord, take my heart, for I cannot give it. Amen? Amen. Take my heart, for I cannot give it. It is thy property. Sa'yo naman ito, Lord, hindi man akin to. Keep it pure, for I cannot keep it for thee. Linisin mo kasi hindi ko kayang linisin. Amen? Amen. Save me in spite of myself. Iligtas mo ako kahit ganito ako. Amen? My weak and Christ-like self, ang mahina at hindi makakristyano kong sarili. Mold me and fashion me, raise me into a pure and holy atmosphere. Hubugin mo ako, gawin mo ako into and in a holy atmosphere. Gandahan mo yung atmosphere na nasa akin, where the rich current of thy love can flow through my soul. Para ako'y maging daluyan ng pagmamahal mo papunta sa iba. So, meron ka bang ginawa dito sa prosesong ito? Wala. Ang kailangan mo lang, isubmit ang sarili mo, i-deny yung gusto mo, at hayaan mo na ang Diyos ang dumaloy sa iyo. What is your response? What is your reflection? What have you learned from this? Anyone? From officers, from whoever, let us reflect. Ang reflection ay mas mahalaga kaysa sa sermon mismo. Kasi talagang practical siya. Anyone who wants to speak? Dito nag-glorify ang Panginoon when we speak out and glorify Him. Anyone? Okay. Next one, pwede. 1, 2, 3. Good morning and happy Sabbath. Pastor, I just want to give a little bit of reflection. It's nice to hear you speaking deep and solid for since last night. And I just hope and pray that everyone who hears this and everyone who swallow this could digest it, not just for this camp, but for the rest of your life. Thank you very much. Okay. Magandang encouragement yun, but I need reflection. What is the Lord telling you and perhaps telling others? Meron pa? Do not quench the Spirit. If the Lord wants to speak, the Holy Spirit, just speak it out. May natutunan kayo, just speak it out. Kailangan matuto talaga. Alam mo, pagka nasa church kayo, nag-groupings kayo, study the Bible, reflect. Si wala nang yung mga kabataan ngayon, wala na silang masyadong power to reflect. And yet, this is real learning, real knowledge. Anyone wants to reflect? Just let the Holy Spirit speak it out. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Meron pa? Naghihintay ako. Pwede namang magalit. Good morning, happy Sabbath po sa inyo lahat. So yung habang po nakikinig kay Pastor, dun sa may bandang sentence po, narinig ko na po siya one year ago and nabasa ko na rin po siya Christ Object Lesson, yung save me in spite of myself. So marami po sa atin na bago po lumakit kay Kristo, kadalasan, minsan, natatakot tayo na baka hindi ko mabago yung sarili ko po. Parang ganun po ako dati na parang na-refresh ko ako sa mga experience ko dati na bago lumapit kay Kristo, kailangan ko munang baguhin yung sarili ko, kailangan ko umunang paano to, walang magawa dito. So parang sinabi, nung narinig ko po yung statement ni Ellen White na save me in spite of myself. Panalala ko po yung story ng prodigal son po habang pinapakinggan ko po doon na hindi po siya dumating doon, hindi po siya bumalik sa kanyang ama. Hindi po siya
bumili ng bagong damit, hindi po siya nagpaka-kumain ng mga masarap na pagkain. Actually, naalala niya lang habang kumakain siya ng pag, or halos pagkain niya na yung pagkain ng mga baboy. Pumunta siya sa ama niya, hindi dala yung mga bagong damit or kung ano man. Pumunta siya sa ama niya kung ano talaga siya ngayon. Kung ano yung damit niya, pumunta siya at sinabi, hindi niya nahintayin niya magkaroon siya ng pagbabago. So parang ganun din po sa atin na huwag po natin hintayin yung sarili natin na magbago dahil hindi po wala po talaga tayong kakayanan. We are attempting an impossibility po, sabit po sa kanina. So yun po, yun lang po sana ma-reflect natin. Bago po tayo pumunta kay Kristo, huwag po natin isipin na ano, to, ano yung magagawa ko. Isipin po natin kung ano yung kayang gawin ng Diyos para po. Amen! Amen! Sinasabing reflection. Group 2, baka meron. Huh? Hindi dahil nakukumpel kayo, just speak it out. Huwag kayong ano na parang nire-require kayo, whatever. Who else? Because this is part of message. If we are telling what the Lord is telling us, this is part of my message. Anyone? Huwag niyo isipin na someone else will speak. You can think of, I can speak. And glorify God today. Anyone? Go. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Ang gusto ko lang pong i-reflect ay yung self-denying, self-surrendering. Kailangan mong isuko yung lahat ng hindi mo talaga kayang bitawan para mapakita mo na worthy ka para sa Panginoon. At kung hindi mo kayang bitawan yung hindi mo kayang bitawan yung bagay na lagi mong ginagawa ay hindi ka magiging kaayaayo sa Panginoon. Hindi magiging kaayaayo yung paningin sa iyo ng Panginoon. Pero hindi dahil nagpapakita ka ng magandang gawain ay acknowledge ka na ng Panginoon. Ito ay kung paano mo i-glorify yung ating Panginoon. Yun lang po. Ang iharap natin sa Panginoon na hindi sa sarili natin. Si Kristo ang iharap natin sa Panginoon. Yun lang mag-glorify ang Diyos. Pag si Kristo na, yung blood na niya, iharap natin sa Ama, wala, hindi natatanggihan ng Ama yun. Anyone else? 1, 2. Wala na? Si Paul. Good morning po. Happy Sabbath. Unang-una po sa lahat, masaya-masaya po ako dahil nakasali po ako dito sa camping na ito. At bukod po po doon, blessed na blessed po ako ngayong Sabbath dahil marami po akong natutunan. Isa na po doon yung na-realize ko po na sa buhay ko ay every time po pala na I idolize or I love those nonsense things, yung mga walang kakwentang-kwentang bagay po na aking pong pinaglalaanan ng time, ng oras, yung pagmamahal ko po sa aking sarili, yung pagiging proud ko po, yung pagiging selfish ko sa iba, saka yung pagtitiwala ko po sa aking sarili kaysa sa pagtitiwala ko sa ng buong buo sa Panginoon, ay dinideny ko po pala yung Panginoon nun. At ako at ina-accept ko po lalo yung aking sarili. At napakalaking impact po ito sa aking buhay dahil yun po, yung kung paano at bukod pa po doon yung natutunan ko po ay yung hindi naman po ito tungkol sa ating sarili, hindi po, it is not about our reputation, it is not about our life, it is not about our integrity, it is about our relationship with God. It is about how we love Him.
It is about our faith. It is about Him. And it is not about how other people think or sees us. It is about how God sees us. And it is all about Him. Lana, isa, good. See, sabi ko sa inyo, pag kami tumatayo na, sunod-sunod. And the Lord be praised. Anong pangalan mo? Happy Sabbath po. Perfect lang ko lang po yung ano, yung sinabi niyo kanina, yung we cannot love God. But ano, kailangan lang natin na maintindihan yung pag-ibig niya. Ayun po yung yan, nakalabagayang Adventist po ako, ganito. Kasi require kami, ganito na akong magsimba, ano. Parang dati, parang burden sa akin yun. Pero, nung sa mga experience na, ano, yun, na-feel ko yung God's love. Di, parang ngayon, masaya na, hindi sa akin burden. Parang masaya mag-serve. Parang pagka ngayon, parang mas mahirap pa sa akin yung sa pagtatrabaho. Parang mas gusto kong mag-serve kaysa mag-trabaho. Amen! Masarap sa pakiramdam. So hindi lang reflection, may inaramdaman siya. Do you feel the same too? Okay, wala nang gustong sumingit pa, isa pa? Wala na. So it's good. See, hindi lamang ako nagsalita. The message has gone through and has effectually coming to your heart. Amen? Amen. May the Lord bless you and guide you today. Shall we all rise as we pray? Gracious Heavenly Father, we cannot but just love you and praise you and give glory and honor to your name. Lord, we do not have the capacity to love, but your love for us constraineth us to love you and to love one another. And I just pray, Heavenly Father, that we continue to deny ourselves. Lord, alam po namin na walang-wala kami sa aming sarili. At ano pa ba ay pagmamalaki namin, kundi ipagpasakop na lang, Panginoon, ano mang meron kami, and that we deny ourselves. Lord, tulungan niyo po mga bataan ito maintindihan ng pag-ibig ninyo. Mawala ka ng isip sa anumang bagay sa mundo ito, mag-ibig Kristo lamang. At mula sa camp na ito, Panginoon, magpasimula ang butil ng pag-ibig, butil ng pagmamahal sa inyo. At patuloy, Panginoon, na magbunga ito ng pagmamahal para sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binuon niyo kami, pinagkakaisan niyo kami, pinagpapasakot niyo kami, upang kami, Panginoon, maging iisa sa inyo at manda sa inyong Panginoon pagdating. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you.